Alright, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan, Batang Maynila to. It's bago ang lahat, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, meron na po tayong bagong stocks ng t-shirts. Alright, so meron pong mga ibang brand. At kung gusto nyo pong umorder at interesado kayo, tingnan nyo po yung link. Gagawin nyo po, pipindutin po ninyo yung link dun po sa description ng video. At kung hindi po nyo alam yung description, gagawin ko, magko-comment po ako dun sa video. At dun sa first comment, ipipin ko, ilalagay ko po yung link. So gagawin nyo lang po, pipindutin nyo lang yung link at mapupunta kayo. Madidirect kayo dun sa shop na kung saan makikita nyo yung iba't ibang klaseng design, iba't ibang klaseng brand. At dun na po kayo mamili. Meron po tayong meron din po mga shorts sa pambabae. At marami na po tayong design ng t-shirts. At kung hindi nyo po makita sa description at hindi nyo pa rin makita dun sa comment, kasi minsan po hindi ko maintindihan kung inaalaw pa ng YouTube maglagay ng link dun sa comments, kung wala po dun, pinakamaganda siguro kung kayo interesado, i-message nyo po ako sa Batang Maynila to, its Facebook page. Doon po kayo mag-message doon po sa may 20,000 followers, yun po ang gagamitin natin. So kapag interesado po kayo, message nyo po ako doon at doon mismo sa message ninyo, ibibigay ko po sa inyo yung link para hindi po kayo mahirapan. Maganda po itong t-shirt, hindi po kayo lugi at murang-mura lang po. So yung presyo po niyan, makikita nyo po doon sa link o doon sa shop na mapupuntahan nyo pag inyong kinlik yung link. Alright, so punta na po tayo dito sa ating topic. Kanina sa EAT dumalo po si Jimmy Saints, etong si Jimmy Santos. At alam nyo ba, mga kababayan, itong pagdalaw ni Jimmy Santos sa EAT ay nag-trending po yan. Nag-trending po sa Twitter o dyan po sa X. Nag-trending po ito ng 3 oras. Ibig sabihin, kasama po siya dun sa top hanggang po ito hanggang top 50 ba to? Basta nasa top 50 po ng trending. So nagsimula po yan nung 3 o'clock, 4 o'clock hanggang 5 o'clock. Nandun po kasama po itong si Jimmy Saints. Kasi alam nyo naman na talagang nagkaroon ng emotional na pagdalaw itong si Jimmy Santos dyan po sa EAT. Binati po niya si Joey De Leon dahil birthday po ni Henyo Master. Kaya dumalaw siya at emotional yung dating. Mararamdaman mo na emotional, pero lang kung manhid ka, hindi mo mararamdaman yon. At kung pupunta ka lang doon at manonood para lang mambash, wala kang mararamdaman. Pero kapag ikaw ay legit double cuts, mararamdaman mo yung yung emotion. Talaga namang nag-uumapaw yung kasiyahan ng Dabar Cads. Ibang-iba po kasi dun sa isa na hindi man lang nakaisip na dumalaw, hindi man lang nakaisip na, hindi natin alam kung bumati sa cellphone o kahit anong paraan, pero isa sa pinakamaganda kasing paraan para mapakita mo yung pagbati ay pumunta ka dun, lapit lang naman yun, pwede ka naman pumunta kaso wala mas pumunta pa doon kay Bostoyo at binenta yung painting Di ba? Isa na lang ay nagpahatid siya ng pagbati. Kahit lang doon sa text, okay na yon. Pero sana, sayang kung nakita sana natin siya. Hindi nakalimutan natin na binenta niya yung painting. Tumama daw sa ulo niya. Nagpahiwatig daw yung painting. At wala. Marami po nagsabi na wala talagang kwentang kaibigan yung isa na yon. Huwag na natin magatin yung pangalan. Alam niyo naman kung sino. So dahil po dyan sa pagdalaw ni Jimmy Santos sa EAT, 3 oras po siyang trending sa Twitter. Ayan po, papakita ko sa screen. Nung alas 3 ng hapon, ito pong si Jimmy Saints ay number 24. Number 24 po siya sa trending dyan sa X o dyan sa Twitter. At ito namang It's Your Lucky Day, number 2. Siyempre, talagang pinag-usapan yan kasi ito yung programa na pumalit dun sa suspendidong It's Showtime. At maraming curious kung anong klase na itong noontime show na ito. At nabasa ko nga, meron silang parang palaro. Hindi ko alam, hindi ko masyado kasing napanood dito. At meron silang weekly finals. At merong grand finals.
Nakakabilib to, dalawang linggo lang sila magsushow, meron pang weekly finals at meron pang grand finals. Ewan ko lang kung kantahan ito o sayawan na, pero basta meron silang ano contest eh. Pero inyo yan, 2 weeks lang sila, meron pa silang weekly finals at grand finals. Siguro dun sa last day nila, dun sa ika 14th day, dun sila magka-grand finals. Tibay, tibay talaga nito. So dahil nga yan, pinag-usapan, it's your lucky day, number 2. So, ang number 1 dito yung itong SB19 Road to Grammy. Tingnan natin kung kakasabayan sa Grammy. Malay ninyo kasi sumikat naman tong SB19 eh. Okay, so nung 4 o'clock ng hapon naman, pasok pa rin, syempre, it's our lucky day, number 2. At itong si Jimmy Sainz ay medyo bumaba, number 43 na lang. Pero pasok pa rin siya sa top 50 na pinag-usapan sa buong Pilipinas. Wow, sikat na si Jimmy Sainz. Kung gusto niyo sumikat, doon kayo pumunta sa E80. At kung gusto niyo malaos, doon kayo sa kabilang E80. Doon kayo sa Bulagta, kung gusto niyo malaos. So number 43 sa pinag-usapan at nung 5 o'clock na, medyo matagal-tagal na pagkatapos ipalabas itong E80. Pumesto na sa number 45 si Jimmy Sainz. At ganun pa rin, it's your lucky day, number 2. Alam mo naman to, expected nyo naman, itong it's your lucky day, kapamilya show to eh. Alam nyo naman itong Twitter, teritoryo to ng kapamilya. Kaya talaga namang pag-uusapan at pag-uusapan yan. So, yun mga kababayan, ako congratulations kay Jimmy Sainz. Sana bumamakabalik itong si Jimmy Santos dyan po sa E80. Kasi marami rin nakakamiss dito kay Jimmy Santos. Saka sana maibalik yung yung Bulagaan. Maganda yung Bulagaan eh. At doon nakilala itong si Jimmy Sainz. Itong TBJ. Dahil doon sa mga kwela nila, mga jokes dyan sa Bulagaan. Alright, so yun lang po. At tutok lang po kayo dito sa Batang Maynila to. It's update natin sa E80, sa showbiz at paging sa politika.